Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello, hello! What's up mga Lodi? This is Travelers TV. Kamusta po kayong lahat dyan sa mga adik ng abot kamay na pangarap? Dyan, hala, ito ang trivia na para sa inyo. Dr. Annalyn itinulak ni Dr. RG sa kanilang pictorial. Bakit niya ito nagawa? Ito ay ating abangan at pag-usapan dito lamang sa abot kamay na pangarap storytelling. Sa pagkatapos ng performance nitong Moira ay proud nga ito sa kanyang sarili dahil nakapag-perform ito sa maraming tao at sa akala niya na siya na talaga ang pinakapanghuling nagpi-perform, subalit laking gulat nitong Moira dahil sa nag-announce ulit itong host ng naturang event na si Dr. Lo ka Dr. Katie na meron pang susunod na magpi-perform kay Moira. At sa laking gulat ni Moira ay natanong nga ito Kay Dr. Kitty kung sino ang pinakahuling magpe-perform kasunod sa kanya. Dahil nga sa pag-aalam niya na siya lang pinakahuling magpe-perform sa entablado. So balit ang sagot naman ng naturang host ay mayroon pa. At walang iba kundi si Miss Linit Santos. Sa pagkarinig ni Moira ay lalo itong nag-try sa naturang host at ayaw niya talang bumaba sa entablado dahil nga wala naman daw ang talent itong si Linit. Kahit pinasamahan nga ito ni Dr. Katie kay Dr. Locke itong si Moira pababa ng stage hanggang umakyat na nga rin itong si Linit sa stage kung saan nakatayo pa rin itong si Moira at nagkaabot nga itong dalawa at nagumpisa na naman ang kanilang bangayan hanggang tinakot nga ni Linit itong si Moira na kung hindi ito bababa ay kanya itong ikwinto sa madla ang lahat ng mga kagaguhan na ginawa ni Moira sa kay Doc RG at kung paano niya ito tinulak sa hagdan kaya ito nahulog. Dahil nga sa natakot itong si Moira na baka totohanin ni Linit ang kanyang sinasabi ay bumaba na lang ito. Pagkatapos bumaba ni Moira ay nag-umpisa na nga ang performance ni Linit doon sa entablado at nag-umpisa na siyang kumanta. Sa pagkainis naman ni Moira ay pumunta nga ito sa control room ng sound system at inuutos nito sa operator ng music na patayan ng microphone itong si Linit. So bali tumanggi naman itong operator sa naturang sound system at hindi nagpapigil itong si Moira ay itinulak niya itong operator ng naturang sound system at siya na mismo ang nagpatay ng microphone kay Linit. At nagulat naman ang lahat na kung bakit nawala ang boses sa microphone ni Linit. Ganun pa man, to the rescue agad ang itong si Annalyn sa kanyang nanay at umakit agad ito sa stage na kung saan nandun si Linit. At sinabayan niya itong kumanta kahit walang boses ang microphone na kanilang hinahawakan. Pagkat natapos na rin itong si Linit at Dr. Annalyn, nang maayos ang kanilang pag-perform at dahil sa nagustuhan ito ng mga tao ay nagpalakpakan ito. Pagkatapos mag-perform sina Annalyn at Linit ay ina-announce na nga ng host ng naturang event na kung sino ang nanalo sa Parent and Child Star of the Night. At nagulat silang lahat lalo na itong si Moira at Zoe sa sinasabi ng naturang host na si Dr. Annalyn at Dr. RG Tanyag ang nanalo sa competition. Dahil nga hindi inakala ni Dr. Zoe na natalo siya ni Annalyn dahil nagbayad nga siya nito ng pera doon sa bantay ng ballot box upang isabotahi ang buto ni Annalyn at ipaboros sa kanya. At wala na ngang magawa itong si Zoe kundi irespeto na lang ang desisyon ng mga bumubuto. Dahil nga sina Doc RG at Dr. Annalyn ang nanalo ay nagkaroon sila ng pictorial silang tatlo ni Linit, Dr. Annalyn at Dr. RG. So balit sa kaligitnaan ng kanilang pagpapicture ay biglang umayaw itong si Dr. RG
dahil nga raw iniisip niya na mali nga raw ang pagbakuha ng picture kasama si Nalinit at Annalyn. At lumapit naman itong si Zoe upang makipag-away kay Dr. Annalyn at inaawat naman ito ni Dr. RG. Ang awayan nilang dalawa hanggang itinulak na nga ni Dr. RG itong si Annalyn dahil sa pag-akma nitong saktan si Zoe. Mga kaludi, ano kaya ang gagawin ni Dr. Annalyn? O pagkatapos siyang itulak ng kanyang ama na si Dr. RG, mananatili pa rin ba siyang mabait ito or itatakwil na niya itong si Dr. RG bilang kanyang ama? Ito ay ating abangan sa sunod nating kwento dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap Mystery Telling. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, magsubscribe man po kayo at i-hits nyo po ang notification bell para manotify naman po kayo sa susunod nating mga video. This is Travelers TV. Mas maraming salamat po sa inyong panonood.